Hello guys, welcome to Marjus TV. So guys, ito po yung part 2 po guys, no, update po doon sa nangyari sa akin nung nakarang araw, ano? Yung regarding po sa may scammer po na nag-text doon sa mga contacts ko, tapos ako naman is wala po akong na-receive na text, kundi may na-receive po ako sa Messenger. So guys, ito po yung update niya. Nung kahapon po guys, is pumunta po ako, talagang hindi po talaga ako mapakali guys, talaga kasi yung sinasabi ko, yung narinito talaga sarili ko na wala po akong utang, wala po akong pinagpupunan ng mga ganyang online-online lending na yan. Ano? So ang ginawa po ko kahapon guys, is pumunta po ako sa barangay, ano? Nagpa-blatter po ako sa barangay, nag-reclam po ako sa barangay, and after that pumunta po ako sa police station. No? So in-state ko sa kanila guys na ano, in-state ko sa kanila guys, sinabi ko sa kanila na wala po akong pinagkautangan, wala po akong ano, wala po akong mga atraso sa ibang tao, ano? So pinakita ko sa kanilang mga evidence ko, yung pananakot nila sa akin, pananakot nila sa akin na tinext nila yung mga contacts ko, tatlong contacts ko po yung tinext, no? Kasi ako guys, parang sinasabi ko talaga guys na na-scam po talaga ako. Scam po talaga yung kasi wala po talaga akong utang. Hindi po talaga ako umutang. Ano? Kaya, noon po din guys, nagkaroon ako ng ano, maluwag sa loob gawa ng pati yung police is nagkukunto sa akin na hindi din pala ako yung nakaranas ng ganito. No? Kundi pati din siya is nakaranas ng pang-scam ng Tenetix din yung contacts niya regarding dyan sa mga utang din yan. Ano? So, hindi lang din po pala ako yung merong nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ano guys, no? So advice ko lang po sa lahat guys, no? Advice ko lang po sa lahat ng nakaranas ng mga shaming, debit collectors ng mga harassment. So guys, wag po kayong matakot. Kung talaga pong malinis lang po talaga kayo, wag po kayong matakot. Ang unang-unang po yung gagawin guys, ipunta po kayo ng PNP, barangay, or NBI para mag-file ng complaint, no? Antes mo lang kayo, isa mo pong babang loob nyo, at hindi kayo, wag kayo matakot guys, kasi kung talagang totoo guys, na may utang naman talaga kayo, so, makipag-usap po tayo na maayos. Kung talagang naharas po kayo guys, is meron po tayo tinatawag na cyber libel na pwede natin i-reklamo sa kanila. Yung mga data privacy natin, data privacy ninyo, na ginagamit yung mga contacts ninyo, katulad sa nangyari sa akin, na kahit wala akong utang, ginamit yung contacts ko, tinix yung contacts ko, pinahiya ako na sinabi nila, scammer daw ako, may utang daw sa kanila. So, yung mga contacts ko naman, is I believe din naman, hindi sila niwala sa text na yun. Kasi, ako nga, is may stable yung job ko, may trabaho ako, maayos yung trabaho ko, monthly ako sumasahod, no? So, no need po ako mangutang. So, guys, yun po yung update sa akin kahapon, ano? Yun po yung update ko. Ulitin po guys, wag po kayong matakot sa mga regarding sa pamilya. Ano? Nandiyan na po tayo, andiyan na po kayo na may nagte-text na ipaliwanag nyo na lang po sa mga contacts ninyo kung ayaw maniwala na sa kanila na yun. Importante po guys is gumawa po kayong action, magreklamo kayo sa mga tamang agency ng government, sa police, NBI, magreklamo po kayo doon para ma-file nyo yung file nyo, ma-file yung mga complaint, no, doon sa kanila. So yun lang po guys, huwag po kayong matakot. Lakasan nyo po yung loob nyo, no? Kung mga ganyan, mga shaming-shaming na yan, is wala po silang karapatan na ipahiya tayo. Wala po silang karapatan na ipahiya yung isang tao. Kundi dapat maging ano po sila, dapat maging aware din po tayo, no? Maging aware din po tayo sa mga ganyan. Next time po, wag na po tayo kung may mga link na pinapasa sa inyo, may mga ganyan, wag na po yung kagatin, no? Kasi mapapahiya po talaga kayo. No? Talaga kasi mga hacker talaga is ano yan eh? Yung mga hacker kasi talagang ginagawa nila lahat ng kaya nila na makapanghut-hut lang po sa tao. So yun po yung ano ko sa inyo guys. So huwag po kayo matakot guys, no? Pumunta lang po kayo sa mga agency na dapat nipuntan, like barangay, police, NBI, para ma-file nyo yung final complaint niyo. Ano? So yun lang po guys. So God bless po. Mag-ingat po tayo palagi, ano? So be aware po sa lahat ng mga scammer. Thank you and God bless.